Magmula nung naging mahal yung presyo ng gasolina sa ating market dito sa Pilipinas, marami na rin po sa mga content creator kagaya ko yung gumawa ng content kung paano nga ba pahinain sa kain ng gas yung inyong mga motor, no? At marami sa mga content creator, no, sinasuggest nila na yan, mag-adjust nga daw tayo ng needle ng ating mga karburador para sa ganun humina yung kain ng ating gasolina, no? Pero ang problema kasi marami dun sa mga gumagawa ng pag-adjust ng needle ng kanilang karburador, hindi maganda yung nagiging experience, no? Kasi yung iba nawawala ng menor, yung iba nagbabaging sa low RPM, yung iba nagbabaging naman sa high RPM. In short, hindi nagiging maganda yung epekto nito dun sa kanilang mga motor. Tapos bukod dun, humihina naman talaga sa kain ng gas, pero yung kanilang engine naman nagiging sobrang init, no? So bakit nga ba nangyayari yun dun sa ibang mga tao, no? So ito kasi ang problema, mga kaibigan. Pagka nag-adjust po kasi tayo ng ating needle, nilagay natin dyan sa number 1 o dyan sa number 2, ang automatic yung ating air and fuel mixture nun nagiging lean, no? Ibig sabihin po nun, konti po yung gasolina na pumapasok doon sa ating engine. Kaya naman, yung ibang mga motor, nagbabaging sila sa low RPM, yung iba sa high RPM, tapos karamihan nawawalan ng menor. Dahil lean nga kasi yung kanilang air and fuel mixture, no? Ang problema kasi, yung ibang mga content creator ho kasi, hindi sinasabi to, no? Pag ho kasi tayo nag-adjust neto, netong ating needle, automatic, kailangan nating mag-adjust netong ating air screw, no? So, pagka nilin ho kasi natin dito sa ating needle, automatic, syempre, i-reach natin ng konti dito sa ating air screw, no? Ipapantay po natin yan dyan sa air screw. Kaya nga po, pagka ginawa natin talaga yung tama na mag-adjust ka ng needle tapos nag-adjust ka rin ito, hindi naman ho talaga hihina sa kain ng gas yung ating mga motor. Ang mangyayari lang ho niyan, hindi siya masyadong magiging responsive, no? Isa pa sa problema, pagka lean yung ating air and fuel mixture, talaga pong iinit yung ating makina. So bakit, mga kaibigan? Pagka lean po kasi yung ating air and fuel mixture na settings nitong ating carburetor, ang mangyayari ho niyan, kagaya ng sinabi ko kanina, magiging konti po yung supply ng gas na papasok dun sa ating engine, no? And ang problema ho kasi, mga kaibigan, yung gasoline po kasi, isa po yun dun sa naglulubricate at saka nag-cool down ng ating cylinder block, no? Yung gasoline po kasi na nanggagaling dito sa carburetor, no? Every intake stroke po, mga kaibigan, yung air and fuel mixture po na pumapasok dun sa ating cylinder block, kino-cool down po nun yung ating cylinder block, no? Kaya, mga kaibigan, kung kulang po yung ating makina sa air and fuel mixture or lean o kulang sa gas yung ating makina, automatic niyan, mga kaibigan, iinit at iinit ho talaga yung ating makina. Tapos bukod doon, syempre, mas magiging prone yung ating engine sa overheating, no? Kaya naman, wag ho kayong maniniwala dun sa ibang mga content creator na pagka nag-adjust nito okay na, 'di ba? Adjust niyo lang 'yan, hihina na sa gas yung inyong mga motor, no? Yung iba naman, i-adjust daw sa number 2 at saka sa number 3, tapos lalakas na daw ng husto yung ating mga motor. At the end of the day, ang pinaka magdidikta pa rin kung gaano kalakas yung kain ng inyong gas ay ang inyong cylinder block or yung piston displacement nyo, no? Mas malaking piston, mas malakas kumain sa gas. Mas maliit na piston, mas mahinang kumain sa gas, no? Pagka tinipid nyo yung inyong karburador sa kain ng gas, sigurado mahihirapan nun, ang madadamage nun, eto, at saka yung cylinder block nyo. Pagka dinamihan nyo naman sa gas, ang madadamage naman yung wallet nyo. Kaya ano mas pipiliin nyo, no? No? Pagka nag-adjust ka, dito ka lang nag-adjust, talagang pangit yung kalalabasan, pangit yung magiging performance ng inyong mga motor, no? Kailangan mag-a-adjust ka rin ho talaga dito sa ating air screw. Kaya naman, mga kaibigan, no? Wag ho tayong basta-basta nagpapapaniwala doon sa mga napapanood natin sa social media, no? Malay mo, pinagluloloko lang pala kayo nung pinapanood nyo. Malay nyo, pinagluloloko ko lang kayo ngayon, di ba? So, bago ho natin gawin yung ating mga napapanood sa social media, mag-research po muna tayo, no? Research po muna natin para sa ganun,
eh hindi po madamage yung ating mga motor mula dun sa mga bagay na gusto nating gawin na napanood lang natin sa social media, no? So ako lang mga kaibigan, kahit ako hindi pa rin ako ganun ka-eksperto, kaya kahit pa paano eh nagre-research pa rin ako. At saka pagka ako nagre-research, hindi ako nagre-research sa social media, hindi ako nagre-research sa internet, dito ako sa libro nagre-research, no? Ito, binabasa ko tong librong to pagka may hindi ako alam na gawin. Tapos, ito pa, no? Dalawa yung libro ko kasi. Ay, punyeta, baka malaglag. Ito pa. Yan, dalawa libro na binabasa ko bago ko isagawa yung isang bagay na gusto kong gawin dun sa motor ko, no? Kaya sana, ganun din ho kayo, no? Bago nyo gawin yung mga napapanood nyo dun sa social media, mag-research muna kayo, no? Kung wala kayong libro, tumingin kayo sa isang mapagkakatiwalaang website bago nyo gawin dun sa motor nyo para hindi masira yung motor nyo. So ayun, pagka nag-adjust kayo nito, adjust nyo rin to, no? Pagka ito lang kasi yung needle lang yung in-adjust nyo, talagang magiging pangit yung takbo ng inyong mga motor. It's either sa high RPM or sa low RPM, magloloko yung motor nyo, no? So ayun lang, no? Sana may natutunan kayo kahit kakaunti dito sa video na to. So okay lang naman mag-adjust ka dito, basta i-adjust mo to, no? And pagka nag-adjust ka rin naman dito, halos wala rin namang malaking epekto sa kain ng gas. Kaya, ewan ko, nasa sa inyo na yan kung gusto nyong mag-adjust din. Pero wala rin naman masyadong epekto, no? Hindi rin naman ganun kalaki, no? So, ayun lang mga kaibigan. Quick tips lang mga kaibigan para ngayong araw na to. And ayun, sana may natutunan kayo. Babush! And kung may mga katanungan nga pala kayo, just comment down below and pipilitin po nating sagutin yan. Yun lang po. Maraming salamat. Babush!